Yo, yo, yo! What's up, mga G? So, for today's video, guys, ay for tonight, gabi na pala. So, bukas, guys, ha? Ginagawa mo? Mama ko, tsaka sila papa ko, tsaka yung mga pamangkin ko, tsaka yung mga apo ko, tsaka yung kapatid ko na isa. Namin na. Kapatid namin, guys, kasi Lola na tawag sa kanila. Yes. So, guys, hindi pala. Iisa na tayo, kasal na tayo. Kaya dapat tawag sa kanya nila. Tinatawag sa sinayon yung mga bata. Sabi ko, sabi nila, apo tindi! Apo tindi! Ibig sabihin na guys, Lola Cindy. Lola Cindy. Ano namin guys, oldies. Oldies. So, matanda na kami ni Mariana G. So ngayon guys, syempre, magbabanding tayo. Yes guys, so last night na nila ngayon, bukas, uuwi na sila tapos sa Pasko. Dito sila magpapasko guys. Yes, so, and bagong taon. At bagong taon. So ayun guys, samahan nyo kami ngayon gabi na to. Let's go! Let's go! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Nandito kami sa, Kamayan ba? Kamayan, nilibre kami ng bagong kasal, sila Marian at Belle Cindy. Ayan, kasama namin yung family namin. Tinrit kami kasi last night na rin namin dito. So, ito, pero babalik pa rin kami. Pero ito lang yung last night namin kasi, di ba, kailangan din namin umuwi sa Pampanga. Marami din kami kailangan. Parang ito na yung banding din namin. Ano masasabi nyo? Ito, masaya kami. Kakain na naman kami dito. Masarap na naman yung ulam namin mamaya dito. So, ikaw, ano masasabi mo, Ate Girl? Ito, masaya. Salamat kay, kay Bapang Yano na nilibre niya kami. Yan lang. Eto, masaya. Siyempre, bukas, uwi na kami. Bukas na mga 11 o kaya 12. Na uuwi na kami bukas. Hello! Salamat sa kanila bagong kasal, ang aking manugang sa aking anak. Hindi na manugang ko ngayon si... siya ng anak ko ngayon, si Cindy. Ang manugang ko ngayon, si Mariano G. Eto, masaya kaming kasama namin mga apo. Mga apo sa tuod. Salamat kami kay Mardi, Mariano, Cindy. Dahil binanding kami, pauwi na kami bukas ng mga 11 or 12. So ayun guys, nandito kami ngayon sa Kamayan. Kusan, malapit lang ito sa amin guys, dito sa Antipolo. So bukas, uwi na sila. So inan namin sila guys, huling bandingan. So babalik din naman sila sa guys, sa Christmas tsaka sa New Year. So kasama ulit sila tsaka yung mga apo namin. So ano yung sabi nila? Apo Cindy! Iyak sila kasi tinatakot sila ni lolo nila. Hindi na nasa kwarto kasi pinapakitaan niya ng mga aswang sa cellphone. Okay na, tol. Pinapakitaan nila ng mga aswang sa cellphone. Tapos sabi na, Apo Cindy! Tapos ayun guys, Anong man? Ano? Wala, uuwi na niya sila, no? Mm-mm. Pero babalik naman sila, guys. Siyempre, guys. Babalik sila. Kailangan nila umuwi kasi may merdi silang kanya-kanyang, buhay na gagawin. Yes, diba? Mga gagawin sa bahay. Pero sa December, guys, nandito ulit sila. So, magbanding-banding kami ulit. So, guys. In-order. In-order namin sila ng bahay-kubo. Bahay-kubo, kahit munti. Ang alaman doon ay sari-sari. Hindi, guys. In-order namin sila ng bahay-kubo, tsaka mga hito, tilapia, yes. Sabaw, no? Sana ba? Sabaw,
kung ano-ano, basta marami guys makikita nyo mamaya. Mamaya dahil imomontage ni Ingot yan. Siyang magmomontage yan. Kaya mamaya, Ingot, pasok! Kaya montage, pasok! Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. 1 hour later. So guys, ayun, tapos na po kami kumain guys. Ayan, nabusog naman po kami sa mga tinirit po namin, tinirit po sa amin ng bagong kasal. Ayan, busog na busog. Tignan nyo naman po yung mga kasama po namin. Busog na busog, busog-lusog. At syempre, may natira, kailangan namin uwi. Syempre, alam na mga hirap ng buhay. Kailangan, yung sobra, kailangan natin kainin bukas. Almusal. Ayan, ano masabi mo, ano, Miss Gandara? Gandara! Busog ka ba? Eto, nabusog. Masarap naman yung mga in-order nila. Thank you pala kay ano. Ayan naman sila, mother at saka fooders. Salamat sa Mardi na binanding kami ngayon dito. Nasa ano kami ngayon? Dito sa kama yun. Salamat sa Mardi, dalawa sila mag-asawa na binanding kami. Thank you. Salamat. Nandito rin si ano, si Negray. Meto, masaya ako. Masarap kami kumain dito. Sama-sama kami. At thank you po sa inyo. Sa susunod na naman, kakain na naman tayo. So yun guys, maraming salamat po kay Cindy kasi nilibre niya po kami. Thank you so much po. So ayun guys, maraming salamat po kasi nabusog kami lahat. Nabusog ka ba? Yes, salamat sa libre ni Yano. Salamat po sa libre ni Cindy. Sa libre ni Yano Leng. Libre ni Matt. So yun guys, maraming salamat po sa inyo lahat. So nabusog kami. Nabusog ba kayo? Yes! So next guys, chat tayo mamaya bago sila umuwi. At tatanungin natin yun o. Yun o, pakita mo. So ayun na nga guys, at nandito na kami sa bahay. So nagaan lang kami guys, hindi naman yun nakakalasing. Ano lang yan guys, kumbaga soju lang siya. Konti pitik lang yan guys, kasi bukas uuwi na sila. So banding-banding muna kami kasi next na pagkikita namin. Pampaiyak. Christmas. So dito sila mag-Christmas saka mag-New Year. Yes guys, so magkakasama ulit kami. And guys, at syempre, kasama na si Mata, si Charmaine guys, si Charmaine pala. Pangalan naman. Si Charlene. At si Leng. So yun guys, nagyan lang dito guys. Si Matt at si Ingot. At si Sean Mark. So yun guys, at ano yan guys, konti lang yan. So ano-ano lang kami. Ano-ano lang kami dito guys. Kumbaga, a little bit bonding, di ba? Matagal-tagal din kami, ano, hindi nagkakasama. So ngayon lang, kumbaga, ngayon lang kami ulit, ano, ganito, di ba? So ayan, tatanong kita, Charmaine. Nag-enjoy ka ba dito sa ano? Sa bahay, sa kasal, sa lahat ng mga pinuntahan natin lugar? Nag-enjoy naman. may ano? Nag-enjoy naman. Nag-enjoy naman. Pag-enjoy naman.
So ikaw? Mulit. Enjoy mo rin kasi... first time yung magdatong kini kasi eh. Kaya... eh ako sim sana magtagal mga bulol ko. Ikaw, nag-enjoy ka ba? Matagal. May dumaan yung angel sa mukha niya. Kaya matagal siya nag-loading. So, si Ian naman, si Ate Ling, tanungin mo. Yes. Yan, dahil mas matanda si Ate Ling sa akin, nagkasundo kami ang tawagan namin, sis. Nag-enjoy ka ba, sis? Oo, dito sa ating polo? Oo, sis. Dahil magkakasis na talaga So, ayun guys, nag-enjoy sila sa stay nila dito sa Antipolo. Tsaka, guys, meron pa kaming next bonding sa Christmas tsaka sa New Year. Nandito ulit sila. Alam niyo ba, guys? Ano? Eto. Ibabalag na natin to. So, sobrang masaya yung, ano, yung pakiramdam ko kasi, syempre, yung kapatid ko, guys, sila yung hindi talaga kami, ano, kumbaga, hindi kami close. Kasi, guys, di ba, nakwento ko rin naman sa inyo na magkaiba kami ng, ano, kinalaki ang magulang. Kumbaga, kapatid ko siya sa dugo, sa lahat, kapatid ko siya, pero, ano, kasi, guys, nung bata siya, para... hindi kami sabay lumaki. Ako, lumaki ako sa mga magulang ko, siya, lumaki siya sa tita ko, sa mga tito ko, ganun. So, parang siyempre masaya lang ako kasi nandito siya, baga, sinuportahan niya ako sa kasal ko, sa kasal namin ni Cindy. Kaya, malaki rin yun, ano, yung pasasalamat ko kasi dumating sila dito sa, ano, sa Antipolo kasama yung mga pamangkin ko. Ayan, ito mga to guys, sila, kasabay namin yung lumaki. Kumbaga, ahead lang kami konti sa kanila. Kumbaga matanda kayo sa dubo sa kanila. Oo, tsaka age. Tsaka sa age. Yung age gap namin magkakalapit lang. Oo. So, yan lang guys. Pero masaya guys kasi nandito sila, nagbanding-banding kami. Masaya, tapos alam niyo yun na parang maayos na lahat, na wala ng problema, tsaka nakaka-close, nakakausap ko na sila. Dati naiiyak kasi ako, naiiyak ko sa kanila. Pero ngayon kasama ko sila, na nakakabiroan ko, nakakwentuhan ko. Masarap sa pakiramdam, sobrang. Yes, guys. So, ayun guys, mamaya pa, marami pa yung marinig mo. Kasi, ano pa lang to guys? Lower. Banting pa lang. Mahina pa. Hindi pa tumama. Hindi pa totoo to. No? Intro so, pa lang to, intro. Ayun guys, mamaya na lang update namin kayo. Gang gang. 1 hour later. Check. So ayun na nga guys, nabawas na kami, dalawa. Yung isa, yung anak niya tsaka yung nanay niya, natulog na, nandun na sa kabilang kwarto. So yung si Negray, kasama na nananatili. Nananatiling, mulakas. Naalala siya guys, naalala niya yung dati niyang relasyon noon. May mga kinuwento sila sa akin, may umiyak, may tumawa. Pero masaya kasi may masaya. Diba, nagkakaroon ng kumbaga bukas, di ba? Open sa isa. Siya guys, ano, kinuwento niya yung nakita niya sila Sergey bin sa Clark sa Pampanga. Yes. So siya nagtatrabaho dat. Nagtatrabaho din natin siya ngayon dun sa Dinosaur Island. Dun kami dati natira guys, dun sa gilid nun. Tapos dun nag-extra-extra din ako magtrabaho yung mananakot ka ng customer. Gugulat mo sila dinosaur, no? Patulog na itong iso. Ano? Lakas pa na. Paano na? Patulog na. Patulog na siya. Alam, nung puro na, nung unang shot pa lang, nailo na ako. Hindi kasi ako mag, guys, malakas talagang ano. Yeah, kami guys, dalawa. Nailo ka na natin, oh. Namumula na ako kung nakikita niya. Hindi guys, pag nalalas niya siya, namumula yung ano, yung mukha hanggang liig. Ganyan siya guys, pag ano, umiinom. So, ayun guys, yun lang yung mga andamin. Banding, umiiyak siya, no? Si Ate Leng. So, ayun guys, maram salamat sa inyo lahat. Sobrang saya ng banding. At, syempre, sana supportan niyo po kami ang ganda. Ba't ko umiiyak? I'm just happiness. I'm just happiness. Happy lang ako. Kasi, yun nga, nagsama-sama kami. Ito rin yung parang ano, first time din natin talaga nag-banding talaga together. Kasi nga, di ba, ano, nung kasal din, nagkakasama kami pero hindi totally magkasama. Pero masaya yung kasal nila. Kasi nandun kami dun sa kasal nila.
kasali kami, nandun kami dun sa... Nagsasabing, ba't ba namin pa yan? Yan na nga, nandito kami kasi nga. Tsaka yung mga nagsasabing, baka hindi na naman totoo yan. Totoo na to, guys. Hindi biro to. Akala nyo na lang scripted to. Kasi marami, ako nung totally, di ba, dati rin, di ba, parang, ako aminin ko nung dati, syempre hindi ako naniniwala din kasi... Siyempre, nandun kami sa Pampanga. Siguro ito. Siyempre, siguro na ano ako, parang na ano din ako sa mga tao. Parang nadadala din ako sa... Baka yung siguro, kapatid mo, hindi naman totoo yan. Kasi, siyempre ako sinasabi ko, hindi ko alam, totoo siguro yun, sabi ko. Parang ako, inaano ko din naman na sa kanila. Parang sinasabi ko sa kanila na, ay, totoo yun, sabi ko. Pero siyempre, sa part ko, parang minsan nasasaktan ako. Yun din yung kinakasagit na loob ko, parang doon nga parang hindi kami totally close. As parang dati parang hindi kami, siya parang nag-aaway sa social media, ganyan. Diba, alam naman natin yung diba dati may issue kami sa ganun dahil lang sa social media. Sa part ko, oo, may dating tampon. Pero ngayon kasi parang dahil nakita ko kung paano talaga sila magmahalan, nasaksihan ko, legit talaga siya, guys. Hindi siya biro. Kapag nakita nyo talaga sila in person, at saka kahit sa walang camera, doon makita yung kilig moments. Ngayon, nasa harap mo na si ano? Anong masasabi mo sa kanya? Or anong masasabihin ka ba sa kanya? Masaya ako. Sa harap niya ngayon. Humaga ako yata. Iyak yata. Hindi. Ano? May gusto kong sabihin sa nakaraan, sa present, sa future. Ano no? Mata sa mata. Ilong sa ilong. Mata sa ako. Hindi. No, sorry. Kung hindi man ako naging perfect na kapatid sa'yo. Alam mo naman, syempre, siguro dun sa part natin na ano, yung syempre, dahil dun siguro dun sa part na parang hindi tayo parehas ng kinalakihan ng magulang. Yung part na parang, ako din siya, nasasaktan din ako kasi nung time na yun, kung kayo nasasaktan kayo na hindi ko kayo pinapasin dati kasi hindi nyo kasi alam din yung feelings ko din kasi, hindi nyo nararamdaman, hindi nyo alam na nasasaktan din kasi bakit ako parang, yung sa isip ko kasi nung time na yun, parang bakit ako pinamigay ako, parang ganun. Yung part ko parang kasi sila nakita ko, hindi ko naman kasi kailangan yung tipong may pera, yung nakapag-aral ako ng maayos. Ang gusto ko lang din naman yung maging party ako ng pamilya. Parang, amin mo yan, no, nung time na yun, hindi talaga tayo naging okay talaga. Kasi nga, parang yun din, aminin ko, sumakit din yung loob ko. Hindi lang naman sa kanya ako sumakit ng loob eh. Hindi naman, di ba, feeling ng mga tao, parang sa kanya lang yung focus ng, yung sagot talaga naramdam mo, hindi naman talaga sa kanya. Sa magulang, nasa parents din namin. Hindi lang din naman sa kanya. Kumbaga, napunta lang sa kadali lang sa social media. Parang nadamay-damay na. At saka nung time na yun, parang, actually, wala naman talaga akong alam sa social media na yan, nung time na yon. Ang may paka, ayoko na lang sabihin, kasi baka kasi, ako na naman yung parang, baka ako na naman yung ano. Yun, basta sa social media, parang, yun yung nakakapang, yung mga basher. Hindi kasi nila alam yung mga side ng, bawat isa namin. Although yun, may tampuhan. Yun, pero nagpapasalamat ako kasi ito, nasa harap niyo akong dalawa. Kahit nung time na yun, parang dati against din. Aminin ko naman sa sarili. Di ba inaamin ko naman sa sarili? Na against din. Parang dati, hindi man tayo magkasundo dati. Kahit na nandun kayo sa bank, parang hindi tayo parang nagkakausap talaga ng maayos. Pero ngayon, nakikita ko na, yun, yung future ng kapatid ko, na kay... Sisi ko na siya ngayon. Dati tinatawag ko siyang ate. Kasi ewan ko, ba't ko siya tinatawag na ate? Dahil siguro, 16 years old yung mukha. Hindi nga, yun. Pero proud ako, naging masaya ako na nandito ako, nasaksihan ko yung totoong kasal nila. Hindi scripted, walang halong ka-emihan, walang halong ka-plastikan. Totoong kasal talaga na very proud ako sa inyo. Kasi nga, lalo lang sa kapatid ko, very proud ako kasi inano niya parang, anong tawag dito? Pinatunayan niya sa mga tao. Yung nga, di ba, sinasabi ko dun sa interview ko sa kanya nung last day. Sabi ko, mapapanood yun niya. Nung time na sabi ko, dati, yung mga nagbabash, parang, syempre, akala nila, hindi totoo. Pero, yung kapatid ko, pinapatunayan niya sa social media na, tsaka, hindi kahit di sa social media, kahit sa personal, na pinapakita niya, talagang, totoo yung pagmamahalan yung dalawa, hindi siya scripted, hindi siya biro. Tsaka pinatunayan niya na parang hindi siya agad-agad.
May process talaga yung kasal nyo bago kayo tumuntong dito sa kasal na to. Marami pa kayong pinagdahanan, maraming pagsubok, pero pinatunayan nyo na eto kayo, pinapakita nyo sa mga tao na eto na, finally, Cindy lingay na siya. Pahit na siya ng lingay family talaga, te. So, ayan, ay, ano naman. Dati, syempre, nagtampo din ako kasi, syempre, di ba? Hindi ko din alam yung ano, yung kung saan nagmula, alam kung saan nagmula, pero hindi ko alam yung talagang nangyari, talagang totoong nangyari. So, merong baga kirot na umano sa akin. Parang, syempre, kasi yung mga kapatid ko, lahat sila, ano, baga nasasaktan din ako sa, ano, sa nangyayari sa kanila, sa labas ng social media. Kasi, nakwento ng mga kapatid ko dati, sila Ingot, si Kuya Jeff, si, ano, si Satin, hindi ko siya masyadong na, di ba? So, pag nagtatrabaho sila, may mga taong nagsasabi sa kanila na, mayaman na daw ako, ba't pinababayaan ko yung mga kapatid ko? Di ba? So, parang ako napapaisip, nasaan yung yaman ko? Nasaan yung, ano ko, di ba? Parang, kumbaga parang, nagkaroon ka rin ng, pag kasi feeling nila pag napanood ka nila sa social media. Sa bashing na nag-start, akala nila, di ba, mayaman ka, hindi nila alam, kumakayad ka din, kumbaga nagtatrabaho ka din, di ba? So, nasasaktan din ako sa mga, ano, sa mga naririnig nila sa mga tao. May mga bumubulong-bulong sa gilid-gilid. Kumbaga may mga sumusulsol na yung kapatid nyo, vlogger, tas kayo ganyan. Ganyan yung buhay nyo. Diba parang feeling ng mga tao, pinabayaan ko sila. Hindi nila alam, nahihirapan ako, nandun pa rin yung ano, support ko sa kanila, diba? Kumbaga, nandito pa rin sila sa puso ko, kasi kapatid ko sila, diba? Kumbaga, mahal ko sila. Mahal ko yung mga kapatid ko din. Diba, hindi ko sila kinalimutan kahit kailan. Panay ko silang kinukwento sa iba, di ba? Oh, sige. Ikaw na. Yun lang yung masasabi ko. Hindi ko yung mga taong nagsasabi na pinabayaan ko yung pamilya ko. Hindi ko pinabayaan yung pamilya ko. Kumbaga nandito sila. Wala. Di ba yung iba? Porque di mabigyan ng ano, ng pera. Akala nila, nagbago ka na. Kumbaga parang akala nila, mayabang ka na, di ba? Hindi nila alam, nahihirapan ka din. Yun lang. Ako naman, personally, sobrang masaya ako. Kasi alam nyo, si Yano, guys, matagal niya nang binabanggit sa akin si Leng. Even wala pa dito si Leng. Lagi siyang nananaginip about kay Leng. Kasi nararamdaman ko kahit di niya sabihin sa akin, matagal niya nang gustong maging kabate or maging maayos sila ng kapatid niya. Kasi kahit anong mangyari, kahit hindi sila sabay lumaki o hindi sila lumaki sa isang pamilya, kahit sa magkaibang pamilya sila lumaki, magkapatid sila kahit balik-balik ta rin mo yung mundo. So, lagi niya sinasabi sa akin na gusto niya na makapag reconcile kay Leng, ganyan. Ngayon, sabi ko, Han, sabi ko, chat mo. Sabi ko, tawagan mo. Sabi ko, i-invite mo sa, ano. Di ba? Oo, napaginipan niya. Tapos ngayon, sabi ko, i-invite mo si Leng. Sabi ko, sa wedding natin. Tapos sabi niya, sige, i-invite ko. Tapos masaya ako na nandito siya kasi understood, guys, lahat ng nangyari sa amin kasi hindi kami nagkaroon ng pag-uusap eh. Hindi namin siya personally nakakausap. Hindi niya ako nakakausap. Hindi ko siya nakakausap. Hindi siya nakakausap niya, no? So, yung mga yung impression ng bawat isa sa amin nanggagaling sa ibang tao. Nanggagaling sa yung impression ni Leng sa akin nanggagaling sa iba. Yung impression ko sa kanya nanggagaling na din sa iba, dulot ng mga bashing, dulot ng mga ano, ng mga hindi magagandang comments, ganyan ng mga masasamang comments. Pero ngayon na nandito siya sa harap ko, iba. Hindi yung kagaya ng parang impression na namin sa isa't isa na okay naman pala. So, merong pagsisisi na sana pala, dati pa namin to ginawa. O dati pa namin to inayos. Pero, syempre, hindi naman huli ang lahat para doon. So, masayang-masaya ako, guys, nandito sila. Sobrang happy ko. So, outro na tayo, guys. Gano mag-outro. So, yun, guys. Syempre, gusto ko rin sabihin kay ano muna, bago tayo mag-outro. Kay Ingot. Yung mga pinapayo ko sa kanya palagi, gusto ko i-ano, ilagay niya sa puso niya, tsaka sa isip. Kasi pag minsan sinasabihan ko siya, hindi siya nakikinig, di ba? Oo, totoo. Tapos pag sinasabihan siya... Halo pala sermon. Pag sinasabihan siya ni... Hindi sermon to, kumbaga, ina-advisean ko siya, gusto ko siya matuto. Kasi gusto ko habang nandito siya, habang umaandar, habang bata pa tayo, gusto ko pag nagkaroon siya ng asawa or girlfriend,
kaya niyang ano, panindigan, di ba? May mga ibang lalaki kasi di ba pag nagka-asawa or nagka-girlfriend, di ba, hindi nila kaya panindigan. So gusto ko panindigan niya yung meron siyang may date yung girlfriend niya, madala niya sa kahit maliit na ano, kainan, di ba? Ma-date niya. So kaya palagi pinangaralan, gusto ko matuto siya. So kaya ikaw makinig ka sa akin. Ikaw na nagbibidyo ka. Ikaw daw, ikaw. Hindi gusto. Kasi, di ba, pag sinasabihan siya ni Matt, hindi siya, parang naginig nung siya, tapos ilalabas niya na dun sa kabila, hindi niya na pinapakinggan. Nakikinig naman siya. Di ba? So, nakikinig na, di ba? Nakikinig so, ka. Ayun, ngayon, makinig ka na. Kasi kung hindi ka nakinig, hindi ko na alam ang mangyayari sa buhay mo. So, ayun guys, ganyan lang, basta mahal naman kayo mga kapatid ko. Si Kuya Jeff, wala man siya dito sa amin ngayon kasi, sa, ay, yun lumabi mo. Wala man siya ngayon dito sa ano, hindi man namin siya kasama, si Kuya Jeff. Alam kong safe naman siya at masaya siya. Mahal na mahal ko yung mga kapatid ko, yung bunso, yung... Ate. Nag-request. Ate. Ako lang nag-iisang prinsesa kasi nila. So, ayun. Mahal na mahal ko kayo. My brother. My sister. Oh. Yeah.